Karapas ko. Ay, hindi pa ako baliktad. Papatingin. What's up mga kapapi? Ngayong araw na to ay masaksihan natin kung paano natin liguan si Goldie, ang isang golden retriever na napakalaki. Kunwari, tinapay. Anak to, ang nahirap. Kitchen, nababay. Bigat. Panik yun. Nakapapanik yun si Tami doon sa taas pag si Tami. Sa pagpapaligo namin sa aming golden retriever, gumagamit kami ng malamig na tubig o normal water kung mainit ang panahon. So mas makakabuti na gamitin natin yung malamig na tubig sapagkat mas gusto ng golden retriever lalo tag-init ang malamig sapagkat sanay sila sa malamig na lugar. So pag malamig naman yung panahon, kinakailangan gumamit tayo ng medyo mainit-init na tubig sapagkat medyo yung baga nila sa kanyang puso nila, mas madali silang atakihin o magkaroon ng sakit pag yung malamig ang panahon at gagamitin natin ay malamig rin. Kaya kinakailangan medyo maligamgam. Sa shampoo at sabon naman, gumagamit kami ng Sintroots. Magkasama na ito, shampoo at sabon. Nagustuhan namin dito yung amoy niya at yung pagkamalambot nito sa buhok ng aming alagang aso. Kahit laro ng laro si Goldie o aming mga aso, andun pa rin yung mabangong amoy na dulot ng shampoong ito. At mas nakakatipid sapagkat mas mabula ito. Hindi, yung puko niya talas. Kaya to? Pagkat yan, bago shampoo eh. Hindi na tiyo ano. Kung hanay rin po. Welcome. Good day. Welcome. Good day. 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 Higa. Higa. Higa na higa. Kinakailangan nating pahigain yung ating alagang aso sapagkat yung kanilang singit at yung mga ibang part ng katawan na hindi naabutan ng tubig at ng sabon, kinakailangan kuskusin ito sapagkat pwedeng mangitim yung kanilang singit. Wala ang pambras ko dito eh. O, di ba maitim na yung ganito niya? Ito niya. Ilang araw kaya mamayan? Shampoo. Tagal yun, buwan niya. Malaki na may yun. May malaki niyan eh. Pantre. Para sa mga mamay mabuhin ni Ana. Oo, oh, yung rag bagong dating. Oh, sa grooming, ganyan, parang ganyan ang amoy. Binabad yata din si Ana eh. Binabad yun, tapos blower. Yung isa mabang din. Ang ngiti pa si Goldie. Ang kagandahan ng Sintroots shampoo at sabon ay sobrang bango talaga nito. Kung napapansin nyo, pag nagpa-grooming kayo sa inyong alagang aso, pag pumunta kayo sa vet, tapos pinagpa-grooming yung aso nyo, pinagupitan nyo, di ba mabango yung naamoy nyo? So itong Sintroots na aming ginagamit ay katulad ng amoy na bagong pag-grooming. Kahit hindi na kayo pumunta ng vet, so subukan nyo yung Sintroots, mura na at medyo hindi kamahalan. Tayo na doon din. Sa likod naman. Tayo ka na, tayo. Uy, ayaw na po. Matapos mababad ng mga 10 to 20 minutes ang ating alagang aso ng sabon at shampoo, kinakailangan itong mabanlawang mabuti sapagkat ang mga pulgas na nababad sa sabon o bula ay matatanggal sa pamagitan ng matyaga at magandang pagbabanlaw. So kinakailangan mabanlawang mabuti yung
ating alagang aso. Sa pagkakit kung may naiwang sabon o anumang liquid na nating napatak sa ating alagang aso, posibleng ma-irritate yung kanilang skin. Kaya siguraduhin na banlawan mabuti ang ating alagang aso. Higit sa lahat sa kanilang singit at higit sa lahat sa kanilang tinga. Pero ingatan nating mabuhusan ng tubig ang kanilang tinga. Uy! Yan lang. Dito pa lang. Ang mga aso at ang golden retriever, likas na sa kanila na parang wala sila sa sarili kapag katatapos ng liguan. Sapagkat gusto nilang matuyo ang kanilang balahibo, mayroong mga aso na pwedeng kakagatin nila ang mga tila. Kaya magiging alerto tayo kapag pinupunasan ang ating alagang aso sapagkat medyo hindi pa sila bumabalik yung kanilang tamang kaisipan sapagkat gusto nilang matuyo ang kanilang balahibo. So kinakailangan nating tuyuin ang kanilang balahibo sa pamagitan ng towel at hindi lang sa pamagitan ng towel kundi i-blower natin sila sapagkat masama rin na ang ating alagang aso ay matagal na nakababad ang tubig. Pwede silang magkaroon ng pulmonya o sakit sa pamagitan ng sipon o anumang sakit sa baga. Kaya gagamit tayo ng blower o towel. Kung wala tayong blower, kailangan nating punasan siya ng towel habang ating sinusuklayan. Sa paggamit naman ng blower, kinakailangan ulahin natin sa kanilang liig at isipin natin na ang blower ay napakainit kaya huwag natin itatapat sa kanilang mata o sa kanilang ilong. So kinakailangan sa part lang ng balahibo. At iwasan din natin na yung hangin ng blower ay pumasok sa kanilang tinga sapagkat pwedeng yung tubig na sa kanilang tinga ay pumasok pa sa kailaliman at pwede silang mag-irritate sa kanilang tinga. Ang isang golden retriever ay isa sa matalinong aso, kasama siya sa matalinong aso na madaling turuan, kalambing at isayahin. Madali silang makaunawa sa kanilang mga amo at binibigyan nila ng kasiyahan ang ating mga tagapag-alaga sa kanila. So, kung mayroon kayong alagang golden retriever, mas makakabuting turuan sila 3 months pataas. Sapagkat madali silang makaunawa at madali nang matutuhan ang kanilang nakikita at kanilang narinig. Okay, tuloy. Ber. Higa mana, higa. Higa tadi. Ber. Kapag tapos ng dryer ang ating golden retriever, hayaan natin silang makagala at makapaglaro ulit. God bless at sana nag-enjoy kayo. Please subscribe.